Hello po, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito po tayo sa Itanong Mo kay Buko FB Live Edition. Cap Ilyong Benaventura, ang aming pinakamasipag na kapitan. Thank you for watching and being with us. So, ano ba ang topic natin ngayon, Bukal Pechay? Nako, marami, Kuya Buko. No, yung mga gusto pong magtanong dyan tungkol sa mga usaping legal sa tungkol sa COVID-19 at sa new normal, ito na po yung pagkakataon ninyo. Babasahin ko po yung tanong ninyo para sagutin po ng ating attorney Buko de la Cruz. At ang balita ko, yung magpapamigay ka raw ng mga katakot-takot na premyo ngayon, Pechay. Ano ba yung mga ipamimigay mo at paano ba mananalo dyan sa games mo? Tama, no? Magpapamigay po tayo ng 10 na Alaska Negosyo Starter Kit. Yan po ay 26 kilos ng Alaska kondensada. Pangsimula po ng negosyo ng ating mga kababayan. Simple lang po, no? Magtatanong po kami ng mga trivia questions. Unahan po, unang makakasagot ng tama, siya po ang mananalo. Pero kailangan, Kuya Buko, naka-share sila nung ating live video para manalo sila. No? Okay. Pag kayo po ang in-announce namin na winner, i-check po ng aming mga staff kung naka-share po yung aming live video at panalo na po kayo noon, kukontakin na po kayo. Magkano ba halaga ng 26 kilos na yan ng kondensada? Yung isang box, no, 26 kilos ng kondensada, nagkakahalaga yan ng 5,000 pesos. Malaking bagay po yan, Kuya Buko. Kaya kailangan i-promote po natin yung aming sponsor, ang Alaska Milk Corporation, sa pamamagitan po ni Attorney Maria Angela Esquivel. Maraming maraming salamat sa sponsorship po ninyo. Marami pong mga kababayan namin ang nagsisimula na ng kanilang negosyo gamit ang Alaska Milk Condensed Milk na Starter Kit. At tumataas na rin po ang blood sugar naming lahat dito nang kakakain ng mga yema at pastillas. Opo, maraming salamat po Alaska Milk Corporation. At yun nga po sa mga nagpapadala sa amin ng pagkain araw-araw, doble na po yung timbang namin. Eh medyo lalayo po kami ng konti sa camera. Maraming maraming salamat po. At maghihintay lang po tayo ng konti pang viewers. Hello po sa 69 viewers o 72 viewers. Consi Glenn Del Rosario, hello po. Kamusta po kayo? Yan. So, ano yung mga questions na natanggap na natin, Pechay? Nako, marami na. Mag-start na ba tayo ng question? Sige, simulan natin. Oo. Kayo po yung nanonood ng Itanong Mo kay Buko Live. Kasama po natin si Bukal Pechay. At ang ating pong mga staff ay kasama rin natin nagsasala ng mga questions, nagchat-chat sa amin, nagme-message, may nagbabasa po. May kasama rin po kami rito ng legal assistant, si Attorney Kim po ng bayan, na siyang tagasagot din namin ng mga ibang katanungan. At may mga nasala na po kami mga questions at ito po ay babasahin sa atin ni Bukal Pechay de la Cruz. Okay, yung may mga tanong dyan, i-comment nyo po yung question ninyo ha, para po mabasa natin at masagot po ng ating Attorney Buko. So una, Kuya Buko, ito, naisend na sa atin na tanong ng ating kababayan, no? Attorney Buko, valid po ba o legal po ba yung no work, no pay policy habang may pandemic? Okay, tandaan natin na Pechay, no, sa ating mga tagapakinig, na ang batas sa labor ay maliwanag. Kapag regular employee, kinakailangan papasweldohin ng tama ayon sa kanyang kontrata. Ngayon, yung no work, no pay, ibig sabihin nun ay kung walang pasok sa trabaho, hindi siya babayaran. Pero kung yung ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok ay hindi naman sa kagustuhan ng empleyado, halimbawa, holiday, so walang pasok. Pero hindi naman niya kagustuhan maging holiday, babayaran pa rin yung empleyado kahit na hindi siya pumasok. Hindi tama yung no work, no pay. Pero sa panahon ng pandemic at wala kasing pasok, walang trabaho, may option ang employer. O pwede kasing ideklara ng employer na dahil nalulugi ang kumpanya o malapit ng malugi, ay po pwede naman na nanonood pala ang ating napakasipag at napakahusay at napakaposing punong bayan, Mayor Ferdy Estrella ng Baliwag.
Mayor, we love you. Maraming salamat. Hello po, Mayor Ferdy Estrella. Isa po sa mga mayor na tunay na hinahangaan, hindi lang po sa lalawigan ng Bulacan, kundi sa buong Pilipinas. Hello po, Mayor Ferdy Estrella. Thank you for watching po. Multi-awarded yan. At si Konsehal Harold Dimaapi ng Barangay Santa Barbara. So, ang isang employer po, ang isang kumpanya, kapag nalulugi dahil nga may lockdown, Pechay, po pwede siyang magdeklara ng suspension of operations. So wala siyang operation, hindi niya kailangang magpasweldo, no? Po pwede rin naman na siya ay magdeklara ng retrenchment o layoff. Ibig sabihin, tatanggalin niya yung kanyang ilang empleyado dahil siya ay nalulugi. Kailangan niyang i-notify yung kumpanya, yung empleyado, i-notify ang Department of Labor and Employment na siya ay magre-retrench. Ito ay mga authorized causes to, no? Mga justified na causes ito ng pagtatanggal ng empleyado. Pero babayaran niya ito ng separation pay. I think it's a month's salary for every year of service. Ngayon, kesa naman magtanggal, Pechay, o mag-suspend ng operations, may binibigay na advisory ang Department of Labor and Employment. Ito yung sinasabi ng DOLE na flexible working arrangement, kung saan papasukin ng empleyado pero reduced number of hours, reduced number of work days, skeletal force lang. Ngayon, kung ganito ang sistema at pumayag ang empleyado, pwedeng bayaran lamang siya sa araw na ipinasok niya. Pero ito ay subject to agreement, kasunduan ng empleyado. So dyan lamang pumapasok yung tinatawag nating no work, no pay. Nakita ko, nanonood rin ang ating napakasipag na dating board member, ngayon ay customs officer, board member Michael Fermin. Pare ko, maraming salamat sa panonood. Baka may question ka dyan ay ipadala mo lamang dito. Hello po, Kong Michael Idol. Pa-shoutout po kay Andrea Dino ng LGBTQ Bustos. Hello po, Andrea. Yung po mga may tanong, pwede po ninyong i-post dyan sa FB Live yung question. Pwede rin po ipadala nyong message or text na re-receive naman po namin, at may mga staff po kami na nagsasala ng mga questions, ha? Okay, bago tayo tumungo sa pangalawang tanong, magpapa-contest na po tayo, no? Trivia. Ayan. Magtatanong po ako, tapos yung unang sumagot, unang makakasagot ng tama, siya po yung mananalo ng 26 kilos ng Alaska kondensada, pangsimula po sa inyong pagninegosyo. No, paalala lang, yung maaari pong manalo, galing lang po ng Baliwag, Bustos, Plaridel, Balagtas, Pandi, Giginto, Bukawe, 2nd District po ng Bulacan. So si Michael Fermin hindi pwedeng manalo? Yan naman eh, pangkalahatan. No? At kailangan po naka-share po itong video po namin ng live, no? Kapag po kayo ang nanalo, i-check po ng aming staff kung naka-share po yung video. So share niyo na po. Kapag po kayo ang in-announce na winner, kukontakin po kayo ng mga staff, no, para sa inyong address at contact details. I-deliver po sa inyo yung 26 kilos. That is equivalent to 70 cans, ha, ng condensed milk. Magsasawa po kayo ng kakakain ng Alaska. At pwede nyo rin pang negosyo. By the way, nanonood rin po sa atin ang ating pinagmamalaking labor arbiter ng Region 3, Attorney Jennifer Santos. Tama sana yung sinabi ko kanina, kasi ito ang expert sa labor laws, ang ating labor arbiter. Attorney Jenny, welcome po sa Itanong Mo Kay Buko FB Live Edition. Ayan, hello po sa ating 178 viewers. Magandang hapon po. Paalala din po, no, bago kayo sumagot, no, pagkatanong ko po nung tanong, hintayin nyo po yung bilang ko ng 1, 2, 3, go, saka po kayo sasagot. Yung mga sagot po bago ako mag 1, 2, 3, go ay hindi po namin i-consider. Mula sa California, si Tess Resurrection, na may pinakamalaking bahay sa California. Yan. Kung saan kami kumain, napakasarap ng pagkain dito. Ma'am Tess, maraming maraming salamat. Regards din kay Bong Rex, sa iyong guwapong asawa. Salamat sa pakikinig at pag-joining sa amin. Ganon din po, shout out kay Consi Glenn, nanonood po. Hello po, Consi Glenn Del Rosario ng Subic. Si Ichi Flores ng ABS-CBN, Laban Kapamilya, maraming salamat for joining in.
Maraming salamat po, Mayor Ferdy Estrella, sa pag-share ng video. Thank you very much po. Oh, contest na tayo. Marami nag-aabang ng tanong. Okay, no? Eto na tanong. Oh, yung binang ko lang nanonood. Mami Ethel. Hello po, Tita Ethel. Okay po, naka-ano na ba tayo? Hello po sa 229 viewers. Eto na po ang unang trivia question, no? Hintayin niyo po yung bilang ko bago sumagot. Okay po. Unang tanong. Kung ang baby cat ay kitten at ang baby dog ay puppy, ano naman ang tawag sa baby kangaroo? Okay, 1, 2, 3, sagot na po. Go! Baka yung anak ko makasagot dyan, ha? Si Coco. Ano ang baby kangaroo para sa 26 kilos ng Alaska condensed milk? Hi, Ichi ng ABS-CBN, Ichi Flores. Ano po ang tawag sa baby kangaroo? Ang unang makakasagot ng tama ay merong 26 kilos ng Alaska condensed milk. At tandaan po ninyo, chichikin po. Ha? Chichikin, ha? Disqualified. Si Tito Nardo sumasali. Ayan, meron na po nakakuha ng tamang sagot. Sino ang una? Paki-check muna yung sa inyo. Kung nakashare. Okay. Okay. Kontakin nyo, alamin nyo address, tsaka ano muna, baka alamin nyo kung taga second district. Meron na pong nanalo at kino-confirm lang po, binavalidate lang po ng aming mga staff kung nakashare yung video. Pero marami na pong sumasagot ng tama. Sabihin natin tamang sagot? Oo, ang tamang sagot ay Joey! Yan, ang baby kangaroo. Okay, ang nanalo. Congratulations, taga bayan ng Baliwag, barangay ng VDF. Congratulations, Victoria Mehe! Marami-raming halo-halo ang magagawa nito. 26 kilos ng kondensada. Okay, okay. Next question para sagutin. Nakita po ninyo, pwede kayong magtanong. Sasagutin namin. Kami pwede rin magtanong, may papremyo pa. Diba? Okay, next question natin. Okay, ito po, Kuya Buko, galing sa comment ngayon sa ating live. No, hello po, Attorney Buko and Attorney Pechay. Gaano po ba katagal bago ma-release ang warrant of arrest? Okay. Tandaan po ninyo na ang warrant of arrest ay nanggagaling lamang sa korte. Ha, korte. Bago umabot sa korte, dadaan po muna yan sa pulis. Ang pulis ang gagawa ng record o sa piskal para magkaroon ng preliminary investigation. By the way, nanonood sa atin ang isang napakagaling na journalist, ka Robbie Alampay. Thank you for joining us, no? So mula sa preliminary investigation, ito po ay dadalhin sa korte if there is probable cause. Yung korte, mula sa pagka-receive ng information galing sa police at sa kanyang resolution, ay merong 10 araw, 10 days from receipt ng korte para maglabas ng warrant of arrest kung may probable cause. So yung judge ay kailangan ding makumbinsi na may basihan yung reklamo bago siya maglabas ng warrant of arrest. Ngayon, pag nilabas niya, iba naman yung implementation, Pechay. So kahit na ilabas na yung warrant of arrest, depende pa ngayon sa police kung kailan nila ito i-implement. So I hope that answers the question. Oh, next. Ayan, maraming salamat, Kuya Buko. Mm-hmm. Meron pa po bang katanungan? Yeah, marami ah. Okay, may katanungan ng ating gwapong-gwapong kaibigan, Kuya Joey Esteves. Hello po, Kuya Joey. Yung kanyang tanong, Attorney Buko, ano po ba ang pros and cons ng anti-terror bill? Nako, bigat nito ha. Very relevant. Pinahirapan kagad tayo ni Kuya Joey ah. From the United States, si Alfred Santos, sa aking kaibigan. Hello, Idol Alfred. Ha? Tsaka si Gail Cruz Makapagal, ang aking kumare, at ganun din ang konsihala mula sa Santa Maria, si Kay Daly. Maraming salamat sa inyong pag-join in. Ang aking kumare, Michelle Santos Flores, asawa ni Mike Flores. Ha?
Mare. Shout out Angel Samot. Okay, doon sa sagot natin sa katanungan ni Joey Esteves, isang napakagaling na real estate agent, no? Diyan kayo bibili ng mga bahay at lupa, ah. Ano ba ang pros and cons? Una, kailangan po talaga natin ng bagong anti-terror law. Dahil sa buong mundo, kailangan may batas pangontra sa terorista. Tanggap po natin yan. Tama po yan. Kailangan natin yan. In fact, meron tayong Human Security Act. Pero sa tagal na ng Human Security Act, 8 taon na yata, iisa lamang ang nakasuhan dito. Isa lamang ang prosecution dito. Dahil depektibo yung batas, iniiwasan ng mga prosecutor na gamitin. So, kailangan talagang baguhin natin. So, yan ang mga pros. Pangalawa, ang mga terorista, hindi sumusunod yan sa mga human rights, hindi sumusunod yan sa mga batas, no? So, yan, sa kanila, walang batas-batas. So, kailangan bigyan natin ng kapangyarihan ng mga pulis na sugpuin ang mga teroristang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga batas na magpapadali ng proseso. Yan ang mga pros. Pero ang cons ay itong specific na anti-terror bill na nakahain ngayon sa Kongreso. Ang nakapagtataka ho kasi ay inadapt lang ng House yung version ng Senate. Ibig sabihin, hindi naglabas ng sariling version ang House at pinagtibay agad-agad. No? Ito yung certified as urgent bago nag-adjourn, pinagtibay agad. So marami nagsasabi na bakit minadali sa House. Sa Senate ho kasi 2 taon nang nandyan yan eh. So bakit hindi nagpasa ng sariling version ang House? Ibig bang sabihin ay hindi na kailangan ng House, Senate na lang pala, no? Hindi na inaral. Isa sa mga nakita naming depekto nito ay it allows the Anti-Terrorism Council to issue warrants of arrest, no? Sa ilalim ng ating salinggang batas, tanging korte lamang ang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. So problematic 'yan, no? Ito ring task force na ito, Anti-Terrorism Council, ay maaaring mag-designate, no, ng kung sino ang terorista at teroristang grupo. At pag na-designate ka, maraming repercussion yan. No? Walang notice at hearing yan. So medyo nakakatakot yung mga provision na yan. Pwede ka rin ma-detain ng 14 na araw nang walang charges. Ha? Sa pagsususpecha lamang na ikaw ay terorista. So ito yung mga provision na cons o dapat siguro ipapag-aralan pa. Ha? Bagamat kailangan natin ng bagong batas na panglaban sa terorismo, ako'y naniniwala na baka kailangan pag-aralan pa muna ito mga provision na ito, Pechay. Okay. Sana po ay nasagot ang inyong bigat ng tanong kagad ni Joey. Mabigat na tanong, Kuya Joey Esteves, no? Pros and cons ng anti-terror bill. Shout out po kay Konsehal Lupin Philip Fabian ng Barangay Pagala. Ako, inaanak ko to eh. Kay Konsehal Gina Angeles ng Barangay Batya, Bukawe. Hello po. Kay SK Feds De Jesus ng Taal, Bukawe. Okay. Kay Maring Deng. Hello po, Maring Deng. Masarap ang inihaw na isda sa Obet at Deng, inihaw. Idol natin yan, si Maring Deng. Hello po, Konsehal Joey Munsayak. Shout out po, Evelyn Navarro Servandil. Lucy De La Cruz. Ayan, hello po. Si Tita Elvi Villanueva, nanonood. Tita Elvi, from Cavite yan. Pakibati po lahat ng taga Santa Barbara. Hello po sa lahat ng naninirahan sa Barangay Santa Barbara. Kamusta po kayo dyan? Siya yung nanalo, si Victoria Mejes. Baka sa border yan ng Santa Barbara. Baka Birhen Santa Barbara siya. Oo. Okay. So, question tayo, question. Okay, ito po yung pangalawa nating trivia question, no? Para sa gustong manalo ng 26 kilos ng Alaska kondensada pang simula ng inyong pagnenegosyo. No, reminder lang po, yung maaari pong manalo galing sa 2nd District ng Bulacan, Baliwag, Bustos, Plaridel, Balagtas, Pandi, Giginto, Bukawe. Dapat po, nakashare po yung itong video namin ng live. Hello po, Baby Liberato. Shoutout po, Mrs. Alemania Gaspe. Pag po ikaw ang in-announce na winner, kukontakin po kayo ng aming staff para sa inyong address at contact details. At tandaan po, bago po kayo sumagot, hintayin po yung aking bilang na 1, 2, 3, go. Saka pa lang po kayo sasagot. Hello po, Lizel Garcia, Dan Bautista ng Santa Barbara, Ellen Musni ng Barangay Hall ng Tangos, Luvi De La Cruz, yan po. Hello po sa inyo lahat. Trivia question para manalo na sila. Okay. Hindi lang po, ha? Ito, maganda to. Maganda yung tanong na ito.
Ito po talagang ginamitan ng utak ni Atty. Buko. Ito pong tanong na to. Ha? Dapat po nakapag-review kayo dahil medyo mahirap-hirap po ito. Ito parang ito pang college pautakan. Yan. Sige. Okay, question, Pechay. Okay, ito na po yung tanong. Ready na po mag-type, ha? Hello po sa 324 viewers. Magandang hapon po sa inyo. Ready na po ba kayo sumagot? Ito po ang tanong. Sa kantang Isang Linggong Pag-ibig. Yan, sa kantang Isang Linggong Pag-ibig, anong araw siya nagtapat ng kanyang pag-ibig? 1, 2, 3, go! Lunes ng ako, hey. Ganun ba yun? Iba yung Isang Linggong Pag-ibig. Huwag mo na kantayin, kuya, baka... Ano yung tanong? Ulitin natin yung tanong, ha? Sa kantang Isang Linggong Pag-ibig, anong araw siya nagtapat ng pag-ibig? Bigat, ah. Ang hirap. Yan po, ginamitan po yan ng utak. No, ilang taong pag-aaral ni Atty. Buko. Sa palagay ko, maraming kumakanta ngayon ng Isang Linggong Pag-ibig. Shout out po, Mon Santos, SK Federation of Bukawi, Kagawad Leo Mendoza ng VDF, hello po. Ayan ba, may nakasagot na ba sa aming mga staff po, nag-check? So, ang tanong ay? Ang tanong, sa kantang Isang Linggong Pag-ibig, anong araw siya nagtapat ng pag-ibig? Kantahin nyo nga. Tama ba? Sagot na po. Okay. Meron na ba? Uy, si Mayor. Si Mayor sumasagot. Gusto rin. Mayor Ferdy Estrella sumasagot. Bigyan nyo nga ng Alaska to. Coaching si Mayor. Coaching. Binavalidate lang po kung... Manager Noel Babista ng BDO, maraming salamat sa pakikinig. Ano? Okay lang kay English. Okay lang kay English. Meron na. Palagay ko, maraming kumakanta ngayon ng Isang Linggong Pag-ibig. No, habang binavalidate po ng aming mga staff, yung pong gustong magkaroon ng Alaska Negosyo Starter Kit, hindi nyo po kailangan mag-message sa amin sa Messenger. I-share nyo lang po yung video ng paggawa ng yema at pastillas. At mag-caption po kayo ng inyong istorya kung bakit kayo po ang dapat magkaroon. At yan po ay piniprint ng aming mga... Kumakanta daw si Mayor Freddy Strelia. Ayan po, share nyo lang po yung video at i-caption nyo lang po ang inyong istorya. No, hindi po kami pumipili sa messenger ng bibigyan doon po sa mga share. At yan po ay rules ng Alaska, ha? Sinusunod po namin yung kanilang rules. Kaya pasensya na po kayo, hindi kami pwede magbigay ng hindi sumusunod sa rules. At kailangan din po ay binavalidate po namin kasi merong mga nabigyan na yung anak tapos yung nanay nanghihingi pa, no? So dapat ay pagka may nakatanggap na sa inyong pamilya, wala na dapat hihingi pa, no? So ang tamang sagot, una tanong, anong tanong? Yung tanong natin, no? Sa kantang Isang Linggong Pag-ibig, anong araw siya nagtapat ng kanyang pag-ibig? Ang sagot, dan-dan-dan-dan, Miyerkules! Okay. At ang nanalo ay si taga-Baliwag, Bulacan, Arlene Salcedo Garcia. Congratulations! Yes. 26 kilos ng Alaska Milk Condensada. Oh, sample kay Atty. Buko, kantahin ang Isang Linggong Pag-ibig. Patay tayo dyan. Ito naman si Maring Beng, mapapasubo. Sasagutin ko na lamang yung mga legal questions. Sige, may mga tanong tayo dyan. Okay, okay. Next legal question na po tayo. Okay. Atty. Buko, pinadala ng ating mga kababayan. Okay, pangalawang tanong legal po. Atty. Buko, wala pong klase ang mga estudyante ngayong pandemic. Dapat po bang paswelduhin ng eskwelahan ang mga teachers? Yan.
Importanteng malaman natin na may hiwalay na batas para sa mga eskwelahan. At kahit na walang pasok, gaya ng SEM break, halimbawa, Christmas break, kailangan pa rin pasweldohin ang mga regular na empleyado, na mga teachers. No? Ito ay nasa batas. Pero kung ang eskwelahan ay nagdeklara ng suspension of operations at nagpaalam sa DOLE, pwedeng hindi pasweldohin ang mga teacher during the suspension of operation ng eskwelahan. Or kung sila ay nag-adapt ng flexible working arrangement, na gaya na sinabi natin kanina, o pwedeng bayaran lamang yung araw na ipinasok. Pero ang flexible working arrangement, kailangan ng consent or pagsang-ayon ng mga teachers. Pero yung teachers sa gobyerno, tuloy-tuloy po ang sweldo nyo, kahit po walang pasok. Ayan. Sana po ay nasagot ang ating katanungan. Next question? Next question po. Ito po, galing din sa comment. Hello po sa ating 416 viewers. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong panonood. From Kuwait, Antoinette. Hello po, Antoinette from Kuwait. Okay. Galing kay Conrad Cervantes, no, kinoment po sa ating live. Good day po, Attorney Buko. Talaga bang bawal tumanggap ng doble ang mag-asawa ng SSS at SAP para malinaw po sa lahat? Tandaan po natin na yung ayuda na manggagaling sa gobyerno ay may kanya-kanyang purpose, no, o layunin. So yung pong manggagaling sa SAP, yung po yung sa DSWD nang gagaling, kinakailangan po ay qualified. At pag qualified, hindi ka na po pwedeng makatanggap nung sa DOLE, hiwalay na ayuda. Kasi kung ikaw ay nakatanggap na ng SAP, hindi ka na qualified dun sa isa. Yung sa SSS kasi, ibang usapan yon. Yun ay para sa empleyado lamang at ito ay galing sa inyong hulog. So ito po ay hiwalay, gaya ng mga calamity loan, gaya ng emergency loan. Ito po ay hindi bawal na meron kang emergency loan na kinuha bukod pa sa ayuda. Kasi yung natanggap mo na benepisyo galing sa SSS ay ikinakaltas din po ito sa sweldo mo o binabayaran mo rin ito kung ito ay loan. So hindi po ito yung tinatawag na dalawang sabay na natatanggap. Ang ipinagbabawal po ay yung nag-a-avail ka ng dalawang ayuda. Yung pong galing sa SSS ay hindi po ayuda, yung po ay loan. Hindi po bigay ng SSS, babayaran po yun. Ayan, sana po nasagot ang inyong tanong, Sir Servando. Okay, magti-trivia question po mga ulit tayo. Mga BHW daw ng Barangay Santa Barbara, ha? Hello po, Adorita at sa mga BHW ng Barangay Santa Barbara. Shoutout muna tayo, no? Arnold Labaw, Marie Chris Antonio. Okay. Help us to convince the lower house to vote for yes for the franchise of renewal. Laban, kapamilya! Laban, kapamilya! Para ho kami sa franchise ng ABS-CBN. Ayan, paring Vesarmiento, hello po. Hey. Hi, Hara Sampolio, shout out. Jennery Kabungkal, hello po sa ating viewers. Magtatanong na po tayo ng susunod na ating trivia question. Trivia, para kayo naman ang manalo ng 26 kilos ng Alaska Condensada. Ayan. Okay, tandaan natin ha, bago po sumagot, hintayin po yung aking bilang. 1, 2, 3, go! Saka po tayo sasagot. Mayor Jocel Bistan ng Plaridel, kumare. Mayor, maraming salamat sa pakikinig. Hello po, Mayor Jocel. Isa rin pong napakahusay na punong bayan sa buong Bulacan. Yeah. Okay, ang tanong po natin. Trivia question number 3. Ito po eh, ginamitan din ng utak ni Attorney Buko. Medyo mahirap-hirap po ito ha. Bilisan po ninyo mag-type. Okay. Ang tanong, sa isang taon, ilan ang buwan na may 28 days? 1, 2, 3, go! Sagot na po. Sa isang taon, ilang buwan ang may 28 days? Para sa tamang sagot, ang unang makakasagot, isang kahon, 26 kilos ng Alaska Condensada, brought to us by our major sponsor, Alaska Milk Corporation. Hello, Chair Javier. Hello, Lolo Bert. Ilang buwan sa isang taon ang may 28 days? Sagot nga. Jerwin Tolentino Ramos. Hello. Mayor, sumasagot.
Si Mayor Ferdy ang co-coach eh. Sumasagot eh. Kailangan po nakashare yung video, no? Binavalidate po ng aming staff. Pag po hindi nakashare yung video, hindi po kayo mananalo. Kaya share na po. Okay. Nako, maring ding. Gawin daw natin to every week. Magastos. Si Mayor coaching. Mahal, padala mo nga ng isang kahong Alaska si Mayor Verdi. Sige po. Oh, while validating, questions tayo ng yung mga viewers, may mga questions sa atin, Pechay. Hmm. Okay, basa. Galing kay Marites Flores. Okay, legal question po galing kay Marites Flores. I-announce po natin yung winner pamaya-maya. Tanong po niya, Attorney Buko, paano po ba yung nabili pong lupa eh nasakop ng kapitbahay yung lupa po? Looban, magkakamag-anak, ang hawak na lang po eh deed of sale po. Oh, teka, si Jen D. Joining us today, ha? Maraming salamat sa panonood, Jen. Hi Jen, at thank you sa suporta, Jen D. Okay, ito kasing mga usapin ng lupa, mahirap magbigay ng opinion hanggat hindi natin nakikita ang titulo at gayon din ang deed of sale na sinasabi. Yung po kasing issue ng pananakop ng lupa o yung encroachment sa Ingles na tinatawag ay mababalidate lamang sa pamamagitan ng geodetic survey. So kailangan ipasurvey yung titulo, no, yung kanyang technical description at yung nag-encroach at kung gaano kalaking bahagi ang na-encroach. Ang solusyon po dyan ay una, barangay. Magharap-harap sa barangay para malaman kung totoo nga ba na merong encroachment. Pavalidate natin sa geodetic surveyor kung talagang merong encroachment. At kung merong yung encroachment at hindi magkasundo sa barangay, pwede yung magsampa ng kaso para po matanggal yung encroachment. Civil case po yan. Okay, so si Mayor Ferdy Estrella po ay nanalo ng isang kahong Alaska condensed milk. Si Mayor Ferdy po ang may tamang sagot. Ulitin natin yung tanong, kuya, ha, yung trivia question. Sa isang taon, ilan ang buwan na may 28 days? No? Mm-hmm. Ang tamang sagot ay 12. Tama lahat, si Mayor Ferdy. Okay. Lahat po ay may 28 days. Correct. Ang nanalo po ay galing ng barangay Pinagbarilan, Baliwag, Ginang Josephine Jose Talavera. Congratulations! Yan po. Okay, okay. Si Bukal Alex Castro. Hello! Ang artista ng Sangguniang Panlalawigan ay nakikinig kasama natin. Ang Bukal ng Masa, no? Bukal Alex Castro. Hello po. Ayan, Kuya Buko. Mm. Si Tita Rosie Dilig. Ang pinakamatandang nagsiservisyo sa Sangguniang Bayan ng Baliwag. Batang-bata, may asim pa. Tita Rosie, hello po. Yung may mga legal question po, i-comment nyo na po para po maitanong natin sa live natin ngayon. Okay. Okay, Kuya Buko, meron pang mga tanong, no? Okay. Another legal question, Attorney Buko, pwede po bang bawasan ng employer ang work hours at salary ng empleyado ngayong may pandemic? Pwede lamang gawin po ito kung meron flexible working arrangement na pinasok ang employer at ang employee. Kung wala hong kasunduan para dito, hindi ho po pwedeng gawin ito. So, kailangan bayaran ng buo ang sweldo at kailangan bayaran, irespeto yung kontrata. The only time, no, tanging paraan para hindi masunod ang kontrata sa isang regular na empleyado ay kung papasok sa isang flexible working arrangement na dapat sumasang-ayon ng empleyado. Pag pumayag ang empleyado, pwede po ito. Ayan, napakalinaw. Hello po sa ating 489 viewers. Maraming salamat po sa panonood. Hello, Altea Galvez. Maganda pag-question nyo. Hello po, Mayor. Mauubos to yung papremyo natin, Mayor. Eh, nakuha nyo pa yung isa. Okay, magpapatrivia po ulit tayo. Sa kahilingan po ng Mayor ng Baliwag, may trivia question po tayo ulit. Mas maganda daw po kung puro trivia questions. Jeven Ponteres from Makinabang. Ann Ortega Eusebio. Hello po. Ayan.
Gusto nyo na po ba ng trivia question? Okay na, nabati na natin to. Okay. May Diaz, pa-shoutout daw. No? May Diaz. Jenaline Pangilinan Magno. Oh, si Tita Judy Arriaga. Hello po. Ayan. Susunod na tanong. Hello po, Joy Fajardo. SK Justin. Okay. Ready nyo na po. At ito ay mga pinag-isipan po. Ginamit ang utak ni Atty. Buko. Tanong. Teka. Dapat yun yung mga mahihirap naman. Puro madadali binibigay mo. Sige. Medyo hihirapan po natin. Para mix. Para mahirap pa si Mayor Ferdy. Kaya ni Mayor Ferdy yung mga question. Ito. Wait lang po ah. Wait lang. Dapat yung medyo. Oh, si Bien Gamboa Resurrection watching. Ito dapat nakapag-review po kayo dito. Hello po, Baby Liberato. Pa-shoutout. Question galing kay Jennery Kabungkal. Hi, Atty. Buko. Ask ko lang po, may kaso po ba ang pagbabanta? Meron po, meron. Ang tawag po doon ay grave threats or light threats. Depende po sa kung ano yung pagbabanta na sinabi. So, yan po ay isang kasong kriminal. So, una po ninyong gawin, kailangan po i-report sa police para po may blotter o may record. At kung ito po ay text, i-save ninyo yung text, i-print ninyo para meron po kayong katibayan. Tita Toto, Tita watching. Tita Toto, hello. Sa mga CSO po ng Baliwag, hello. Beauty Daos, hello. Edelson Espiritu, hello po. Okay, trivia. 26 kilos ng Alaska. Trivia question, no? Hintayin nyo po yung aking bilang bago po kayo sumagot. Okay? Pwede pong sumali, Ferdinand umali. Okay. Tanong. Tagal naman ang pwesto. Medyo nag-lag po. Okay. Sinong pintor? Okay. Sinong pintor ang gumawa ng logo ng markang demonyo na ginagamit sa mga bote ng alak ng Hinebra? Yan. Alam na alam yan. Dapat na mga manginginom. 1, 2, 3, go! Yan. Hello, Ate Kichi! Oh, ang aking napakaganda at napakasipag na misis, Dr. Kichi Angelo de la Cruz. Habang naka-duty yata ito, nanonood ng FB Live namin. Kamusta si Coco dyan? Kapag po may mga katanungang medical kayo, pwede po kayong pumunta sa Facebook page ng aming Ate Kichi Angelo de la Cruz. Obigaini infectious disease. So, Yung question, sinong pintor ang gumawa ng logo ng markang demonyo na ginagamit sa mga bote ng alak ng Hinebra? Baka nag-google pa. Sagot na. Tinan mo, si Mayor Ferdy hindi nakakasagot kasi hindi yan manginginom. Ayun. Meron na? Na lang kung anong saan lugar. Aba, si Joey Esteves sumasagot. Hindi ko alam na umiinom to ng markang demonyo. Kuya Joey, nagtanong ka na eh. Hindi na pwede sumagot. Pinahirapan mo na kami eh. Oh, si Bert Santos manginginom. Pero... Lolo Bert, sino si Nelson Gongon? Walang ganon. Huwag kami. Naka-share ba? Naka-share. Baby Liberato, Michael Angelo, hindi po? Si Dolip. Dolip Batak Angeles, nanonood. Ayan, Kuya Buko, may nanalo na. Oh, si Paring Bes, eh, may sumagot pa, Michael Angelo, mukhang... Paring Bes, medyo sabla yan. Okay, ulitin ko po yung tanong. Okay. Yung tanong po ay, sinong pintor ang gumawa ng logo ng markang demonyo na ginagamit sa mga bote ng alak ng Hinebra? Baka po bumili pa kayo ng gin, ha? Okay, ang tamang sagot ay si Fernando Amorsolo. Okay? At ang nanalo po ay si unang nakasagot ng tama ay si Ginang Avic Hermoso Salao. Congratulations! Avic Herboso Salao. Hello po. Ah, para yan sa 26 kilos ng Alaska Milk Condensada. Ah,
Dapat po naka-share yung video ah, kasi binavalidate po nung aming staff. Si LC nanonood eh, nagluluto ito ah. Hello po Ate LC. Sikat na sikat po yung video niya ng paggawa ng pastillas. Artista ka na po. Yun namang mga legal question eh. Baka ho, ito hong programang ito ay itanong mo kay Buko. So legal questions po ito. Hindi po ito trivia ni Buko ha. Okay. Question. Okay, may nanalo na po, Yung misis ko sasagot pa. B, papadala na lang kita ng Alaska. Huwag ka na sumagot. Okay. Okay, next legal question. Meron ba tayo sa comments? Wala na, dyan na lang. Okay. Legal question, pa-shoutout. Nailiv Mayo. Ah, ito yung follow-up question dun sa kanina, no? Mula kay Mary Chris Matril Antonio. Paano po, attorney, kung nasa ibang bansa po ang kakasuhan ng paninira at panggugulo? Paano po ang legal process po noon? Eh, unfortunately po, eh, hindi pwedeng kasuhan natin ang nasa ibang bansa dahil hindi po niya matatanggap yung ating mga demanda. Hihintayin po natin narito siya at saka natin siya kakasuhan. Dahil kung nasa ibang bansa po ginawa, eh, hindi po siya masasakop ng ating batas. Kapitana Beth Chico, nanonood ngayon no sa atin. Maraming salamat po, Ma'am Beth. Hello po, Ma'am Beth. Ito po, legal question. Attorney Buko. Si Charis, shout out daw. Tsaka Clarice. Si, di ba to? Alnico Sheila Castro. Okay. O ka-Divine Mercy ata ni Mami. J.R. Abadoya. Yes, visible po. Oh, Edward Bakiran, visible po. Lance del Rosario, tanong ko lang, ano ba yun? Kailan kami muli makakapagtida sa may lumang munisipyo? Yung Hepalin. We would have to ask kay MA. Kay MA Eric Tagle, hindi po natin alam ang schedule kung kailan yan bubuksan. Baka po pag na-lift na ang community quarantine. Okay, ito po ang legal question. Attorney Buko, pwede po ba obligahin ng employer ang kanyang mga empleyado na magpa-COVID testing muna bago payagang bumalik sa trabaho? Sino po ba ang dapat magbayad ng COVID testing ng mga empleyado? Okay, hindi po pwedeng pilitin ng employer ang isang empleyado na magpa-testing. Hindi po ito po pwedeng gamiting prerequisite bago siya makapasok na kailangan munang mag-testing. Pero kung ikaw po ay merong sintomas, may sintomas ka, mauobliga ngayon na ikaw ay itest sa pamamagitan ng batas, no, yung batas natin ng mandatory reporting of communicable diseases. O pwede kang pilitin ng gobyerno, ng DOH. So pag ni-refer ka ng iyong employer sa DOH dahil ikaw ay may sintomas, makapasama ka dun sa mga taong maaaring pilitin. Pero kung wala ka namang sintomas, hindi ka po pwedeng i-compel ng employer mo. At kung ikaw naman ay ni-require ng employer na mag-test, ang employer ang magbabayad ng testing. Okay? So, yan ang ating sagot do sa legal question. Meron pa yata. Hello, Richaline Mapoy from Thailand. Ninong Michael, anak ni Michael Flores. Okay. Ito po, meron pa po tayo rito kay galing kay Ginang Erlinda Fajardo. Paano po ba ang legal process ng pagbili ng house and lot through bank financing? Unang-una po, kinakailangan, meron kayong kausap na rin sa banko kasi hindi sila basta-basta nagpapa-utang ng walang credit standing. Kailangan maganda ang iyong credit standing dun sa banko. So una, makikipag-usap ka dun sa seller ng banko. At ako, si Kapitan Cesar Chico, nakikinig, na magiting na kapitan ng Barangay Santa Barbara, Baliwag, Bulacan. Dun sa nagtatanong, no, paano ba ang legal process ng pagbili ng house and lot? Kailangan yung deed of sale mo at saka yung copy ng title ay papakita mo rin sa banko at gagawin mong collateral sa iyong loan yung mismong titulo ng lupa. At dapat papayag kasi yung seller dahil ang mangyayari, yung check-in ng banko, doon mismo magiging payable sa seller. Okay? Okay. Diga, maraming tanong. Ito muna. Galing kay Mary Johara Fabian. Tanong, ang pagpapahiya po ba sa publiko ay may kaso po ba at nagmumura pa po? Yes, may criminal case po yan. Yan po ang tinatawag nating slander or oral defamation. So ito po ay panirang puri. Ha? So po, pwede po yung makasuhan kasong kriminal. Yun din. Okay. Okay, galing po kay Cecilia Floro Esguera, Attorney Buko at Attorney Pechay. Gusto po kasi ampunin ng kapatid ko ang anak ng kapatid ko.
Totoo po ba na pwede na ayusin sa pamamagitan ng DSWD? Salamat po. Hindi po. Ang adoption po ay kailangan pong isampa sa korte. Ang pwede lang pong dumaan sa DSWD ay yung foundling, yung hindi po alam ang mga magulang. Pero pagka ito po ay may magulang, may biological parents, ang tanging paraan ay dumaan sa korte at kailangan pong magsampa ng kaso para dito. Bukal John John. Bukal John John, idol kuya. Hello po. John John De Los Santos ng 4th District. Thank you for watching. Tanong po, like a Cruz on Tisho. Attorney, what if hindi po kasal ang both parents? Mm-hmm. May karapatan po ba ang ama, lalo na di naman nagsusustento? Kahit po hindi kasal, ay may karapatan siya sa mga anak. Dahil siya po ang tatay ng mga bata. Yung pagsusustento ho kasi ay obligasyon ng parehong magulang, hindi lang po ng lalaki, no? So kung ang pangangailangan ng paminang anak ay 10,000 kada isang buwan, dapat po 55,000, 50% bawat isa, tatay at nanay, no? So kung hindi nagsusustento ang tatay, pwedeng kasuhan. Ito po ay paglabag sa RA 9262. Si Mandy Carlos from California ay nakikinig, ha? Rose Ann De Guzman, shout out po from Tangos. Paring Ninong Buko, Pearl Bondok. Jane Darsen. RC Oliveros, pa shout out daw from Plaridel. RC Oliveros. Hello po, RC Oliveros. Tanong-tanong na po tayo. Okay, magki-trivia question po ulit tayo, Kuya yan, Buko. Yan, trivia para manalo, manalo. Yan. Diane De La Cruz, hello, shout out. Hello po sa ating 487 viewers. Thank you for watching. Visible ka, Alisa Agustin. Yan, hello po, SP Rodriguez. Nicole Agustin, visible ka. Okay, next trivia question, okay? Again, paalala po, kailangan po, para manalo kayo, kailangan nakashare po itong video ng ating live, no? Iba-validate po yan ng ating mga staff. At bago po sumagot, hintayin po yung aking bilang na 1, 2, 3, go, bago po kayo sumagot. Edward Bakiran from Baliwag. Question lang to, Pechay, singit ko lang. Mula kay Jane Darsen. Ano po ba ang difference ng criminal charge at administrative? Yung pong criminal charge, kulong ang parusa. Ito po yung dumadaan sa piskal para magkaroon ng investigasyon, dumadaan sa korte, sa hukuman, at ang sentensya rito, kulong. Yung pong administrative charge, ay ibig sabihin administratibo, hindi po ito sa korte. Ito po yung sa employer lamang o sa ibang ahensya ng pamahalaan. Depende kung ikaw ay empleyado ng gobyerno. Si Tito Toto, Alfredo Villanueva, kapitan ng Barangay Gabuan sa Roja City. Thank you for watching. Hello, Tito Toto. Kumusta po dyan? Pa-shoutout, JM Moya. Si Bing. Hello, Bing. Resurrection. Hello, Bing. Kamusta ka na? May question siya. Nawala po ang voter's ID ko. Paano po ulit makukuha? Punta ka sa Comelec, Baliwag. Magligpit ka ng bahay. Baka makita mo. Dahil kaibigan po namin niya si Bing. Bing, pinagtatawa ng kanimahal. Pakita nga natin yung ating mga staff. Reverse mo yung camera. Reverse camera na lang. Ayan po. Sila po ang mga si Marvin. Ang mga sumusuri. Si OJ Hotdog, si Prince, saka si Jay. Si Jay. Ayun po si Attorney Kim. Attorney Kim. Ayan po ang ating team. Ayan, okay. Sila po ang mga sisisihin ninyo kung kayo po ay hindi nanalo. Okay. Okay, ito muna, ito muna. Ayan, galing kay Ellen Musni, attorney. Tama po ba na magkaroon ng paniningil ang Baliwag Water District sa kanilang septage fee? Hindi po tama. Ako po ang nag-akda ng kapasyahan na ito'y pinahihinto na. Nagkaroon na rin po kami ng kapasyahan na pinawawalang visa ang MOA nila sa Baliwag at binibigyang kapangyarihan ng punong bayan na magsampa ng kaso. Ito po'y pinirmahan na ng ating punong bayan. Pinareceive na po sa Baliwag Water District. Hihintay na lang po natin ang kanilang tugon. Pag hindi pa rin po nakinig, baka po maisang panahon namin sa korte ang kaso para questionin kung tama po ba ang paniningil nila ng Baliwag septage fee. Ayan. Malino na po. No? Hello po sa 531 viewers. 544 viewers. Hello po. Visible ka, Tomas Angeline, Evangeline. Lester Miranda, Frances Sherbet. Classmate po yan, nung high school. Ayan. Pre, mahal. Nangungutang, mahal. Wow, dami gwaping sa likod.
Okay, trivia question po tayo. Paalala, kailangan po nakashare ito pong live video namin. Okay? Alfonso Mananghaya, hello, from Chaong. Okay. Okay, next trivia question trivia, po tayo. Trivia, trivia. Oh, yan. Oh, naku, ito na naman. Question, question. Ito po, medyo mahirap-hirap. Mm. Oh, sino ang founder? Sino ang founder ng Max Restaurant? Sa first name niya, kinuha ang pangalan ng restaurant. Sino ang founder ng Max Restaurant? 1, 2, 3, go! Yan, naku. So, habang nagitay, 26 kilos po ng Alaska Condensed Milk ang premyo. Galing po sa ating sponsor, Alaska Milk Corporation Negosyo Starter Kit. Nakakahawa po ang tawa ni Bukal Pechay. Okay. T.A. Lazaro, tanong niya, Hi, Attorney Buko, tanong ko po, babayaran pa din ba ng kumpanya ang holiday pay namin kahit naka-work from home kami? Salamat po. Yes po, dahil nagtatrabaho kayo kahit holiday, so meron po kayong dobling bayad sa araw na yan. Ha? Hello po sa mga staff ng PAC, paring Michael Flores, sa mga staff po dyan sa PAC. Hello po at maraming salamat sa inyo pong kasipagan. Okay po? Yung question natin, ulitin mo nga. Ulitin po natin yung tanong, no? Trivia question. Sino ang founder ng Max Restaurant? Sa first name niya, kinuha ang pangalan ng restaurant. No, sagot na po! Kailangan po, nakashare yung video. Binavalidate po ng ating mga staff. Si Lolo Bert, lagi huli. Unahan po ito, unahan ha. Si Champlon, Maricel, sumasagot. Si Lolo Bert, kinokopya lang yung mga sagot nung nagko-comment. Eh, huwag kami, Lolo Bert. Si Sanders po, eh, yung KFC po yan. Max po, Max. Max, Max po tayo. Max po tayo, ha? Si Colonel Sanders, si KFC po yan. Sagot na po. Oh, question legal tayo habang naghihintay. May mga question legal. May mga question legal ka ba? Hello po, 541 viewers. 26 kilos ng Alaska Condensed Milk sa unang makakasagot ng katanungan. Tanong. Tanong, sino ang founder ng Max Restaurant? Sa first name niya, kinuha ang pangalan ng restaurant. Oh, hindi po Max Alvarado, mali po yan. May mga sumasagot na po ng tama, pero binavalidate po ng ating mga staff yung unang nakasagot at kung siya ba ay nakashare. Meron na? Si Lolo Bert po, nangungopya lang ng sagot. Hello Hershey Bautista. Bing, tingnan natin kung sino na una. Mabagal si Sir Tati. May coach ka ba, Lolo Bert? Kailangan po, nakashare. Share nyo na po yung video. Legal questions muna tayo. Okay, sige. May mga tanong pa tayo dito, Kuya Buko. Habang nagbabalidate tayo ng mga sagot. Sige po. Okay, may mga nakasagot na po ng tama, no? Okay na po. Ibinavalidate lang po kung... Sino na una? Sino na una at kung nakashare po yung ating video. Okay, legal question po muna tayo. Ano po ba, Attorney Buko, yung mga privacy issues involved sa work from home arrangements? Okay, sa work from home arrangement, importanteng malaman natin na ang ginagamit natin usually mga platform dito para mag-meeting o makipag-usap ay yung mga teleconferencing platforms, no, or yung video sharing like Zoom, Blackboard, Google Meets. At sa mga ganyan, importanteng meron tayong precautions dahil nagsishare ng data at maaaring ma-hack, maaaring makapasok sa inyong meeting, maaaring i-record ang inyong meeting.
So ito yung mga privacy issues. Gayun din kung ikaw ay magdadala ng mga files sa iyong computer at yung computer mo connected sa office, maaaring magamit ito ng iba at makapasok sa inyong local area network. So yan po ang mga issues ng privacy pagdating sa work from home arrangement. I think meron nang nakakuha ng tamang sagot. Ano nga ba yung question? Ulitin natin yung tanong, Kuya Buko. Sino ang founder ng Max Restaurant at sa first name niya kinuha ang pangalan ng restaurant? Ang tamang sagot po ay Maximo Jimenez. Yes. Yan po. Okay. At ang nanalo po ay C. Observe. Sabi ni Ma'am Beth Chico, observe capitalization and spelling. Teacher na teacher talaga. Thank you po sa pagpapaalala, Ma'am Beth Chico, kapitana po ng Barangay Santa Barbara. Hello po, 557 viewers. Ang nanalo po ay Ginang Loli Torrente. Congratulations! Okay. Legal question tayo. Susunod po natin. Pakikontakt nyo na, kinokontakt nyo na para makuha yung number. I-deliver po namin sa inyo yung inyong mga Alaska condensed milk, ang unang-unang papadalhan, ang mayor ng Baliwag. Mayor Ferdy Estrella. Dugong Baliwag, Pusong Baliwag. And then yung iba ng mga nanalo, ha? Okay. Ito po. Nakakatuwa po yung palaro ninyo. Kami rin po, tuwang-tuwa. Hello po, Attorney Buko. Paano po yung deposit namin sa hotel venue? Ito po, marami nagtanong nito sa amin. Paano po yung deposit namin sa hotel venue para sa okasyon na hindi po natuloy dahil sa ECQ? Pwede pa po ba namin makuha? Okay. Ang konseptong dapat nating tandaan dito ay yung tinatawag nating unjust enrichment. No? Bawal po kasi na ikaw ay kumita o yumaman sa dahil sa kapakanan ng iba. So kung ang inyong kontrata ay para sa isang party, isang event, nag-down na, hindi natuloy dahil sa hindi naman kagustuhan ng iyong kakontrata gaya ng ECQ or lockdown, dapat po ibalik muli yung down payment. No? Ito yung tinatawag nating prohibition against unjust enrichment. So dapat po mabawi ang deposit. Pero kung may kontrata kayo at doon nakasulat sa kontrata na pag nag-cancel for whatever reason ay kalahati lamang ang mababawi, ang masusunod po ay ang kontrata. Dahil ang kontrata ang batas sa pagitan ng dalawang partido. Ayan. Attorney, masaya po yung games. Magastos. Lizel Garcia, hi, talo na naman. Unahan po kasi ito, Lizel. Unahan. Ayan. Kuya Buko, tayo'y magpapa-trivia ulit. Trivia. Dalawang magkasunod na to, Attorney Buko. Okay. Isa lang muna. Sige. Isa lang. Okay. Medyo... Sino mga questions eh? Medyo... O yung mga staff natin, sinusulat po yung... I-comment nyo po yung inyong mga legal question at babasahin po namin para masagot po natin ngayong hapon. Ngayon po, tayo ay trivia question ulit. Review po muna. Sa sulat ko lang po muna yung sagot. Binabasa po namin yung mga questions nyo, ha? At sasagutin po namin sa abot ng aming makakaya. Usaping legal po tayo kahit po ano ang inyong mga question. Basta po kaya namin, ay aming pong sasagutin. Hello, no? Negros Oriental, Rhea Rose. Ang saya po, pero hindi po ako makasagot. Pero marami na hong nanalo, ha? Isang kahon ng 26 kilos ng Alaska milk kondensada. Ha? Ayan. Sana po, madali lang. Ito. Yung susunod na question, madali lang. Banata mo nga ng isang madali lang. Teka. Unahan po ito, ha? Unahan po, ha? Okay. Teka, sige. Gusto niyo pong madali, ha? Sige. Okay. Habang hinahanap niya yung madaling tanong, galing sa isang viewer natin, Susana Gordoncillo. Attorney, pwede po ba kasuhan yung ama ng apo dahil di siya tumutupad sa usapang sustento at namatay at nailibing di sila tumulong o makipag-usap sa amin? Teka, medyo magulo yung tanong. Ang sinusustentohan lang po ay buhay. So kung wala na ho yung bata, ay hindi na ho kailangang sustentohan. Ano? Kasi kung ama ng apo, magulo eh, ang pwede lamang magsustento ay magulang sa kanyang anak. Yung lolo ay walang obligasyong mag-sustento. No?
ang dapat magsustento lang ay yung tatay at nanay. Kung tatay ang hindi nagbibigay ng sustento, ito po ay paglabag sa RA 9262 po, pwede pong kasuhan. Okay. Ito pong si Susana Gordoncillo, tinulungan natin to kuya. Mm-hmm. Yung apo niya ay may sakit, no? Kaya lang pumanaw na nung nakaraang araw. Mm-hmm. Ang di nagsusustento yung tatay nung apo. Apo niya. Patay na, hindi na po pwedeng kasuhan ngayon ng RA 9262. Mm-hmm. Okay. Ask ko po, galing kay Rizel Tolentino Calonzo II. Ask ko po, kasi paano kung hindi kami kasal, tapos madalang po magsuporta yung ama, 300 lang po once in a blue moon, paano po magandang gawin? Magsampa po kayo ng kaso, paglabag po yan sa RA 9262 or yung tinatawag nating VAWCI, Violence Against Women and Children Act. Ang isang tatay na hindi nagsusustento sa anak ay maaaring makasuhan ng kasong kriminal. Mapapa-issuehan natin yan ng warrant of arrest para siya ay mapilit na magbigay ng sustento sa kanyang anak. Okay. Attorney Buko, advice nyo sa akin sa answering technique sa bar. medyo ano yan. Personal yan. Depende yan kasi sa kailangan ma-assess kita ng personal. Mag-enroll ka sa review class ng UST Bar Review or sa Bar Review ng Villasis Law Center. Diyan po tayo nagtuturo at magbibigyan kita ng personal na advice. Okay, Kuya Buko, next trivia question po tayo. Reminder, dapat po para manalo kayo, kailangan tama ang sagot. Kayo ang unang nakasagot ng tama at dapat po nakashare yung pong ating video. Okay po? Okay, next trivia question. Medyo madali po ito. Unahan. Kung ang kalahati ng isa ay kalahati. Ano naman ang kalahati ng kalahati? 1, 2, 3, go! Ulitin natin, ha? Kung ang kalahati ng isa ay kalahati, ano naman ang kalahati ng kalahati? Yan po. Hello, Jason Gonzalez. Kung ang kalahati ng isa ay kalahati, ano naman ang kalahati ng kalahati? Parang magulo, ha? Okay. Hindi po kalapati, ha? Kalahati. Ayan, madali na yan, ha? Unahan na lang yan, unahan. O, may sumasagot, isa't kalahati. Ay, tama. Ayan, marami na po nakakasagot ng tama. Sobrang meron pang... May sumagot po, 1/4. Sabi po ni Mang Betchico, dapat po tama spelling. Okay, okay. Ah, may video tayo nito. May video na tayo nito. Endorse mo na yun. Ay, panalo na to? Okay. So, okay. Yung question. Okay, ito po yung tanong. Kung ang kalahati ng isa ay kalahati, ano naman ang kalahati ng kalahati? Ang tamang sagot po ay 1/4. Ayan po. At ang nakasagot po ng tama. Unang nakasagot ng tama. Ay si Tomas Evangeline galing ng Baliwag. Congratulations! Panalo ka ng isang kahon ng 26 kilos ng Alaska condensed milk. Si Bergen sumasagot. Oo, Tomas Evangeline. Baka si Mayor pa. Pampita si Mayor. Okay. Question. Legal question tayo galing sa comment from Zoom Rojas. Steps po para hindi maloko sa pagbili ng lupa, Attorney Buko. Meron tayong isang episode ng Itanong Mo Kay Buko tungkol lamang sa pagbili ng lupa. Paki-check na lamang po yung aming video dito po sa page ng Itanong Mo Kay Buko. Sinagot po yan ng malinaw ni Attorney Buko. Ayan po. From Charito Pimentel Pengson, ask ko po, Attorney, may nakagalit po ako sa chat messenger at minura niya po ako. Sinabihan nakabit daw po ako. Pwede ko po ba siya ipabarangay? Depende kung kayo ay nakatira. Si Tita Neneng. Tita Neneng from Fairfield, California. Amin po nga napakagandang tita. Hello, yes. Po. Pag nanalo po kayo, Tita Neneng, Papa LBC namin dyan yung Alaska condensed milk nyo.
ang pagpapabarangay po ay para lamang sa nakatira sa iisang barangay. So kung kayo ay magkapitbahay at kayo nakatira sa isang barangay, pwede mo siyang ipabarangay. Pero hindi na kailangan, kung hindi naman kayo nakatira sa isang barangay, pwede mo nang idiretso sa police o sa fiscal, magsamba ng kasong kriminal. Ang tawag po dyan, cyber libel. Yung pong aking bayaw ay nanonood, si Mike Angelo ng Thunderbird Resorts and Casinos. Hello, Kuya Mike. Hi, Mike. Marites Flores, hi, talo na naman, patay ang puhunan. Wala akong pusta dito, kaya wala kayong talo. Ayan po, ano na ba tayo, Kuya? Okay, legal question. Legal, ito, nasagot na to. May legal question pa dyan? Attorney, paano po kung naiwala yung titulo ng pinagbilihan namin ng lupa? Neris Pineda. Pwede yung kayong kumuha ng certified true copy sa Register of Deeds. Pwede rin po kayong kumuha ng original copy, issuance of new certificate of title mula sa Register of Deeds. Ayan. Kuya Buko, trivia question ulit tayo. Okay, mahirap-hirap naman. Oo, para medyo matagal-tagal. Okay. Ito mula sa ating sponsor. Ayan. Mga batang 90s, 80s, alam to. Okay, ang ating pong trivia question, again, paalala, dapat po nakashare yung video para po kayo ay manalo, kaya share nyo na po. Ang ating pong susunod na trivia question, sino? Okay, sa mga staff, ito yung sagot na titingnan ninyo. Sino ang nagpasikat ng slogan na wala pa ding tatalo sa Alaska na unang sa unang TV commercial ng Alaska noong 1974? Okay, 1, 2, 3, sagot na po. Okay. Ulitin natin yung tanong. Sino ang nagpasikat ng slogan na wala pa ding tatalo sa Alaska sa unang TV commercial ng Alaska noong 1974? Sagot na po. Unang makasagot ng tama, may isang kahon ng 26 kilos ng Alaska condensed milk. Question legal muna tayo. Question legal. Shout out muna tayo kaya Attorney Poy Tayaw, proud 2019 bar exams passer from Calderon Street, Subic. Hello po. Tawag dito saan? Kapwa-abogado. Kampanyera. Hindi po si Jaworski ang nagpasikat. Huwag kami. Question. Okay. Haba po binavalidate natin. Ayan. From Maria Floriza Yabut, nanay to ni Bob. Okay, Attorney Buko. Pwede po ba humingi ng sustento ang mga bata pero di naka-apelido sa ama? Yes po. Basta po in-acknowledge ng tatay na anak niya ang bata, pwede pong humingi ng sustento. At pag hindi nagbigay ang tatay, ito po ay kasong kriminal. Yung mga sumasagot, Jaworski daw. Ano ba yung tanong mo? Ito po yung tanong ha. Sino ang nagpasikat ng slogan na wala pa ding tatalo sa Alaska sa unang TV commercial ng Alaska noong 1974? Hindi po si Jaworski. At hindi rin po si Tim Cone. Si Tim Cone po ay coach. Oh, hindi daw Jaworski. Robert Jaworski. Meron pa sumagot ng Sharon Cuneta. Hindi po si Sharon Cuneta. Wala pa nakakakuha ng tamang sagot? Wala pa? Ah, meron na. Cisco Oliver. Wala pong ganon. And Michael the Alaska Boy. Arigo. Okay. Okay, ulitin natin yung tanong ha. Ulitin natin. Leia Salonga! Meron pa Alvin Patrimonio. Grabe kayo ha. Hello po, 500 plus viewers. Sino ang nagpasikat ng slogan na wala pa ding tatalo sa Alaska sa unang TV commercial ng Alaska noong 1974? Okay, ang tamang sagot po ay Michael Uitengsu. Tama rin si Joey, kaya lang late na. Hindi po si Leia Salonga, Miss RC Oliver. Hindi si Cisco Oliver. Michael Uitengsu. At ang nanalo po ay si Miss Jane Darsen.
Congratulations po! Michael Uitengsu ang tamang sagot. Okay, Jane Darsen, kukontakin ka ng aming mga staff. Hindi po si Ninyo Mula. Although kahawig niya yung Alaska boy, ha? Oh. Kahawig. Oh, ayan. Si Masi. Hello, Ate Masi. Shout out, RC Oliveros from Plaridel. Hello po. Bukal Pechay, sarap po ng tawa niyo. Mas masarap po ang Alaska. Question tayo. Legal question. Legal okay, question. Last na to na legal question. Legal question po. Okay? Attorney Buko, pwede po ba magtanggal ng empleyado o magsuspindi ng operasyon ang negosyo dahil sa pandemic? Yes, nasabi natin kanina yan. Ano? Pwede ho, sa ilalim po na tinatawag nating suspension of operations or retrenchment. O pwede pong magtanggal ang employer ng empleyado dahil sa losses or to prevent serious losses. Basta ho, babayaran niya ng separation pay at i-inform ang DOLE ng kanyang gagawing retrenchment. Pwede rin pong suspension of operations. Okay. Okay, comment niyo po yung inyong pong mga legal question. May sumasagot pa, Wilfredo Uitengsu. So, hindi po, yun po ang tatay. Baka po tatay yun. Si Kapitan Ilyong Buenaventura ng aming barangay. Nanonood. Ayan, congrats. Ayan, si Jane Darsen. Congratulations. Ha? Congratulations. Aday, visible ka. Gloria Parica, Rosan de Guzman. More trivia questions pa po, please. Ito na. BHW ng Matang Tubig, Carolina Hernandez. Okay. Violeta de la Cruz, ha? Shout out. Hello po. Para po mapili kayo ng mabigyan ng Alaska Negosyo Starter Kit, hindi nyo po kailangan mag-send sa amin ng message sa messenger. I-share nyo lang po yung video ng paggawa ng pastillas at yema at i-caption po ninyo inyong istorya. No? Para po kayo ay mapili. Hello po sa 519 viewers. Nakaka-energy po yung tawa nyo. Sino po si Rick Badilla? May sagot na po, Michael Uitengsu. Oo. Oh, talo na naman. Need ni Nanay ng gatas. Gary Valenciano, hindi po. Okay, question. Kuya Buko, okay. Trivia question tayo. Paalala ulit, kailangan po nakashare yung video. Okay? Hintayin nyo po yung aking bilang bago sumagot. Watching from Bangkok, Thailand, Susan Galvez. Hello po, Tita Susan. Pa-shoutout, Jean Jasmine Andal. Yan. Hey. Ito, kuya. Dorian Feliciano Dalunos, visible ka. Yan. Ito, medyo historical po ito. Dapat nakapag-review po kayo. Okay? Ang ating pong trivia question. Okay? Ubus na data ko. Talo na naman. Ayan. Teka. Ayan muna. Legal question. Caroline Hernandez, ask ko po, pag work from home po ba, may makukuha sa DOLE or SSS? Wala akong kinalaman yung work from home sa DOLE or SSS. Ha? Yung pong binibigay na ayuda ng DOLE ay para po sa mga natanggal sa trabaho. Yung pong SSS naman ay mga nagpapautang, nagbibigay ng calamity loan or emergency loan ng SSS sa mga may trabaho. Or yung may hulog sa SSS, miyembro ng SSS at naapektuhan ng pandemic, o pwede ho kayong mag-loan. So wala akong kinalaman yung work from home sa binibigay na ayuda ng DOLE at SSS. Ayan. Ena Odaroj. Hello po. Okay, bakit wala akong share badge? Ano po yun? Di mo namin alam yun. Berhel, pa-shoutout sa asawa ko, Caroline Miranda. He! Nalahimik ka! Lobat na katabi ko. Ayan mo. Hello po, watching from KSA. Wow, from Saudi. Okay. Bukal, nahahawa po kami sa tawa niyo. Ang happy niyo po sobra. Okay. Trivia question. Okay, Kuya Buko. Okay, ang tanong natin. Okay? Kailan at saan naganap ang unang halalang lokal sa Pilipinas? Okay, 1, 2, 3, sagot na po. Okay? First local elections sa kasaysayan ng Pilipinas. Saan naganap ang unang local elections at kailan ito naganap? Kailan at saan? Okay.
kailan at saan naganap ang unang halalang lokal sa Pilipinas? Sagot na po! Wala pong kopyahan! Unang makakasagot ng tama, may mapapanalunan, Tita Mati Esteves watching. Hello, Tita Mati! Pa-shoutout Victor Aura, Heidi Mananghaya, Rita Pineda, hello! Shoutout Arnel De La Cruz, Secretary of Barangay Wakas Bukawe. Hello po. Hello po dyan sa mga taga Barangay Wakas. Ito po, legal question habang sumasagot. Okay. Ang tanong po natin, ulitin ko lang Kuya Buko. Ha? Ang tanong po, Ma'am Beth, ay kailan at saan naganap ang unang halalang lokal sa Pilipinas? Sagot na. Ayan na. Si Joey Esteves talagang nakasubaybay. Ah. Okay. Legal question. Attorney, ask ko po, taga Negros Oriental po kami ng kid ko. Bukod po ba sa travel pass at medical certificate, wala na po ba need pa para makapasok ng baliwag? Wala naman po akong alam na iba pang hinihinging requirement, lalo na ngayon general community quarantine. Okay na po itong dalawang ito. Sino? Okay. May nanalo na? Again, yung question, Pechay. Naku po, paktay na, natapat sa mahirap. Okay, tanong po natin, kailan at saan, ha? Kailan at saan? Dapat po yung buwan, yung araw, yung taon. Yan. Dapat kumpleto po, buwan, araw, at taon. Naku, medyo mahaba. Sige, basahin natin. Okay, from Jordan Thomas. Medyo mahaba ah. Nag-file po ako ng kaso noong March 2016, RA 6539. Nakatanggap po ako ng sulat galing sa Office of the Prosecutor noong Nov 2017. Nakalagay po ay resolution. Dito nakasaad aming kwento noong nakawin ng aking motor. Tapos po nagtungo ako sa kanila opisina. Nalaman ko po na raffle lang kaso. Agad po ako nagpunta sa court branch na siyang may hawak ng kaso dahil po nasa new bilibid na po yung kinasuhan. Kinakailangan daw po ang certification mula sa nasabing kulungan upang magkaroon ng schedule ang kaso ito. Mula noon hanggang ngayon ay hindi ko pa po naasikaso ang mga kailangang papeles. Aking pagkakaalam, ang naturang kaso ay siyang kanyang binubuno sa munti at patapos na. Ang akin pong katanungan, ayun pala, maikli lang eh, ay kung sakali pong matapos na po ang naunang parusa, makakalaya na po ba siya kahit may naka-file na kaso laban sa kanya? Depende po kung meron siyang iba pang warrant of arrest at iba pang kaso. Kung wala na, ay makakalaya na siya. Kaya kinakailangan, doon sa kaso mo, puntahan mo yung korte para malaman nilang nandyan ka. Kasi kung hindi nila alam kung nasaan ka, hindi masaserve sa'yo yung notice. Ibigay mo doon sa korte ang iyong address para ma-notify ka. Dahil kung meron pa siyang kinakaharap na kaso, may pending case pa, hindi siya makapagpiansa, hindi siya makakalabas. May nanalo na ba? Yung nanalo. Teka, may question yung susunod, mahal. May question galing kay Conrad Cervantes. Pa-clear naman po, Attorney Buko, kung talaga bang makukulong kapag nakakuha ng SAP at SSS, pa-clear naman po. Siya yung nagtanong kanina eh. Hindi nga po. Kung depende po kasi ano ba kinuha ninyo, kung ayuda po galing sa SAP, iba ho yung SSS, kasi ang SSS hindi po nagbibigay ng ayuda. Ang sa SSS po ay loan. Hindi ko alam kung may binibigay na libreng pera ang SSS. Sa aking pagkakaunawa, ito po ay loan or benefit ng mga miyembro. Kaya hindi po conflict. Wala hong ganong criminal case. Okay, may tanong si Ate Mase de Vera. Gandang hapon po, attorney. May katanungan lang po ako. Halimbawa po, meron po ako lupain na nasa likuran at yung nasa harapan ay nagbabakod na at handa naman po ako bumili ng right of way. Ngunit ayaw niya akong pagbilan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ang right of way po kasi ay isang karapatan na pwede hingin ng mga may lupa sa likod para makapunta ng diretso sa harap. Pero ito po ay kinakailangang bayaran o bilhin. Kung hindi ka gustong pagbigyan, ay po pwede mong idaan sa barangay. At kung hindi kayo magkasundo sa barangay, ay po pwede yung dali natin sa hukuman para mapilitan siyang magbigay sa iyo ng right of way. Mm-hmm. Okay, may nanalo na ba? Binavalidate lang po, no?
Okay, shout out muna tayo. Hello po sa mga viewers. Oh, may na sumasagot. Kawit Cavite, Tayabas, Quezon. Hindi po dyan, hindi po dyan. Meeting ko yung tanong, Kuya Buko. Okay. Kailan at saan naganap ang unang halalang lokal sa Pilipinas? Pag sinabing lokal, ibig sabihin nun local election sa isang bayan or lungsod. Hindi national, no? Local election. May mga sumasagot kasi, malolos. Yan, may mga sumasagot ng tama. Mayra Encarnacion, pwede po ba kami lumuwas ng Maynila? Pwede naman po. Basta po kayo ay authorized na lumabas. Yes, if you are an authorized person outside of residence. May nanalo na? Pa-shoutout, Casimiro Engel. Marianelli Tomas, ask lang po paano kung member kami sa SS, kaya lang po 2015 pa. Huling hulog ko. O di, tanong niyo po sa SSS kung nandun pa ang inyong pangalan at kung kayo pwede mag-avail. Hindi naman po pinapadala ng SSS sa bahay yan. Para mag-avail, kailangan kayong pumunta sa SSS or through your employers. Shout out from Congo, Africa, Rachel Rivera. Totoo ba? Okay, any more questions? Uy, ano na nangyari? Okay, legal question, Kuya Buko. Andy Guzman, paano po yung pensioner sa SSS na nakakuha ng 2.6 a month? Di po kasi napili sa DSWD SAP ang parents ko. May habol kaya kami? Salamat po. Habol saan? Kasi kung ikaw ay nakakatanggap ng pension sa SSS, ano ang gusto mong habulin pa? Diba? Kasi kung hindi ka nakakuha ng DSWD SAP, ang kailangan po kasi doon ay mag-aapila at yung social welfare officer ang mag-evaluate. So hindi po habol kasi hindi karapatan na makatanggap. Ito po ay pribilehiyo lamang. Kung hindi ka nakasama sa unang listahan ng SAP, ang dapat gawin ay dumaan sa pamamagitan ng inyong barangay o dumiretso kayo sa pinakamalapit ninyong social welfare officer. Sila po ang mag-aapila sa DSWD. At baka mabigyan kayo sa pangalawang tranche ng bigayan. Okay? Okay, Kuya Buko. May nanalo na po! Okay. Okay, ulitin natin tanong. Kailan at saan naganap ang unang halalang lokal sa Pilipinas? Ang tamang sagot, May 7, 1899, dito po sa Baliwag, Bulacan. Ayan, dito naganap ha, sa Baliwag, Bulacan. Kaya historic ang bayan ng Bulacan. Dito naganap ang unang local election sa Pilipinas. Ayan, at ang nanalo po, Jennifer Benitez Lakindanum. Congratulations po! Ayan. Legal question? Meron na? Okay, last na trivia question na tayo, Kuya. Last na trivia question. Kung meron pa po kayong legal question, i-comment nyo na po. Hello po sa ating mga watchers. Okay, ito na ang ating huli. Ito na po ang ating huling trivia question. Sana po ay manalo na kayo. Maganda yan. Gayon mo na, sige. Okay. Unang ay ating pong susunod na trivia question. Reminder po, kailangan po nakashare yung video, no? Kaya po tayo natatagalan kasi yung iba pong nanalo, hindi po naka-share. So, hindi po kayo ma-announce. Kailangan din po, hintayin niyo po yung bilang ko na 1, 2, 3 bago po kayo sumagot. At dapat po kayo ay taga-second district. Dali, patawaran. Wala daw bang consolation prize? Sali na lang po kayo ulit. Ayan. Ito po, last na trivia question. Tita Dali, sumali ka na po. Ito po yung tanong. Okay? Mga staff, ito yung sagot. Ah, unang sasagot. Okay, ang tanong...
anak ng tatay at nanay mo pero hindi mo kapatid. Sino po 'yan? Okay? Kuya Buko. Anak ng tatay at nanay mo pero hindi mo kapatid. 1 2 3 go. Sagot na po. Medyo mahirap pa. Napag-iisip ka talaga. Oo. Anak ng tatay at nanay mo pero hindi mo kapatid. Sana manalo, ubos na ang load ko. Shout out sa asawa ni Luisa Pakibol, birthday niya sa June 10. Hello po. Happy birthday, Mark. Hello, Aisa. Sagot na po. Para po sa isang kahon ng 26 kilos ng Alaska condensed milk, ang katanungan. Unahan po ito, ha? Anak ng tatay at nanay mo pero hindi mo kapatid. Step brother. Step sister. Meron na, meron na. Chinek na ba to? Chinek na, chinek. Okay, ulitin natin yung tanong. Ang tanong po, anak ng tatay at nanay mo pero hindi mo kapatid. Janela, no? Fernando, kapatid sa iba. Baby Liberato, hipag. Ibet Tabago, ampon. Marilu, Austria, Tito. Hindi po. Okay. Ang tamang sagot po ay ikaw. Wow. Ako, di ba? Anak ng tatay at nanay mo pero hindi mo kapatid. Di ikaw. Ikaw yun. Diba? Ampon yun sa si Bing, ampon. Huwag kami, Bing. Nori tayo, anak sa labas. Okay, ang nanalo po ay si Miss Rachel Rivera. Congratulations po, Miss Rachel Rivera. At dyan po nagtatapos ang aming unang Facebook Live, Kuya Buko. Yes, maraming maraming salamat po sa inyong pagsali, pakikilahok sa aming Itanong Mo kay Buko Facebook Live. Huwag po kayong mag-alala, susunod na linggo, meron pa po tayo mas maraming papremyo dahil sa susunod pong Lunes, birthday ko po. Yes! Kaya next Monday, meron po tayong Itanong Mo kay Buko, pa-birthday ni Buko. Yes! At sa halip na kayo ang magregalo sa aking birthday sa June 15 sa Lunes, kami ang magre-regalo sa mga makakasagot ng tama sa aming trivia question, free delivery pa. Yes! Okay. So, kita-kita po tayo uli sa Lunes, alas 2 ng hapon. Ah, alauna pala, alauna. We will make it 2 o'clock pala. Kasi yeah, announce po namin sa page, ha, kaya watch out. May lunch pa nga pala tayo. 2 o'clock ng hapon sa Lunes, June 15. Itanong Mo kay Buko, FB Live Birthday Edition. Yay! Maraming salamat. Mahabol pa na sagot si Bing, step sibling. Salamat po, bye-bye.